Magandang buhay at welcome sa isa na namang episode dito sa kusina ni Dan Levy. Today's recipe, fried whole fish in hot and sour chili garlic sauce. Kailangan natin ng buong isda, minced garlic, diced onion, red and green chili, cooking oil, at para sa garnishing natin, gagamit tayo ng spring onion, at para naman sa ating hot and sour garlic sauce, gagamit tayo ng water, vinegar, soy sauce, black pepper, sugar, salt, at all-purpose flour. Tapos, umpisan muna natin sa paghahanda ng ating mga gagamitin. Yung ating bawang, pipit-pitin muna natin para sa gayon ay mas madali natin siyang ma-slice ng maliliit. Pag na-slice na natin ng maliliit, mas madali na natin to gawing pinong-pino yung ating bawang. Or gagawin natin siyang minced garlic. Yung purpose bakit minced or pinong-pino yung pagkakagayat natin sa ating bawang. Gusto kasi natin na yung sauce natin, mapronounce talaga yung lasa ng bawang. Kasi nga tinawagan natin na chili garlic sauce. Tapos yung ating sibuyas naman, hatiin muna natin sa gitna para mas madaling hiwain. Tapos slice tayo sa gitna ng mga maninipis. Tapos itumba natin, kukontrahin natin yung hiwa. Para sa ganon, mas madali nating hiwain into dice. Sa maliliit na dice. Ngayon pwede nyo gawing pinong-pino yan, pero mas masarap pag medyo may nginunguya kang sibuyas doon sa sauce na kinakain. Tapos gagamit tayo rito ng red chili at saka green chili. Yung ating green chili, tatanggalin na muna natin yung tangkay, tapos iiwain natin ito ng fine cut. Approximately mga nasa 2 to 3 mm lang yung kapal. Ngayon nasa inyo yan kung gusto nyong pinong-pino, nasa inyo yan. Pero for better presentation para makita, iiwain lang natin yung ating red at saka yung green chili ng fine cut. At yung ating isda naman, ito ay red snapper na nakabili ako kanina sa palengke. Mga approximately, malapit-lapit to isang kilo. So, hindi ko napansin, hindi pala itong magkasya doon sa ating kawali na pagpiprituhan. Kaya, I have no choice, ahatiin natin sa gitna. Ngayon, kung medyo malaki yung kawali nyo, so for better presentation, lagyan nyo lang ng slit sa gitna. Huwag nyo nang hiwain. Sprinkle lang tayo ng salt. Marinate lang natin ito sa salt at saka sa black pepper. Sprinkle lang sa magkabilang side. Tapos, imamassage lang natin. Make sure na huwag masyadong marami yung salt kasi baka mag-alat yan mamaya kasi yung ating sauce may asin din. So, konting salt lang tapos imassage nyo magkabilaan kasabay yung black pepper. So, itabi muna natin to. Tapos maglagay na ng 150 ml na tubig dito sa ating mixing bowl. Tapos lagay na natin yung 5 tablespoon na white vinegar or yung sukang paumbong. Tapos lagay na rin tayo ng 1 tablespoon na soy sauce. Tapos 1/2 tablespoon na salt. At lalagay tayo ng 1/4 tablespoon na black pepper powder. At syempre maglalagay tayo ng isang kutsarang white sugar. Haluin muna natin saglit para mabasa yung ating black pepper. Tapos gagamit tayo rito ng all-purpose flour. Ito yung magsisilbi na magpapalapot dun sa ating sauce. Make sure na huwag kayong maglagay ng maraming harina kasi baka maging sobrang lapot yan at parang maging paste na yung inyong sauce. So, chances, gagawin nyo, habulin nyo, lalagyan nyo ng tubig. So, tatabang yung sauce natin. So, aluin lang natin, tabi natin. Tapos yung ating isda naman, dadust lang tayo ng cornstarch. Yung purpose na naglagay tayo ng cornstarch ay para maging crispy yung balat. Para pag nilagay natin yung ating sauce mamaya, pagkatapos iprito, hindi mas madaling maging saggy. Kasi katulad niyan, pag lulutuin mo to for occasion,
So mag-i-stay dun sa table niyo for about 30 to 40 minutes. So chances pag hindi niyo nilagyan ng cornstarch, magiging saggy yung inyong fish, yung presentation niya masisira. At the same time, magiging starchy yung lasa ng inyong niluluto. Naglagay lang tayo ng katamtamang dami ng mantika dito sa ating kawali. Make sure na medyo marami, na parang kalahati ng isda mo ay malulubog niya doon. At make sure bago nyo rin siyang i-drop yung isda nyo, mainit yung mantika para hindi dumikit doon at hindi madurog yung isda nyo. Approximately mga nasa 6 to 7 minutes nating piprituin. And then after 3 minutes, yung other side naman natin yung ating lulutuin. Or hanggang sa maging golden brown yung ating isda. So ngayon kung medyo mas malaki pa yung nabili nyong isda, extend nyo lang ng 1 or 2 minutes para ma-ensure natin na yung nasa loob ay lutong-luto. Lalo na kung hindi nyo hiniwa yung isda. Kung pinirito nyo siyang buo, make sure na i-extend nyo ng konti yung inyong pagpiprito para masiguradong luto. Tabi lang natin to at pwede na tayo magluto ng ating hot and sour chili garlic sauce. Maglagay lang ng 2 tablespoon na oil dito sa ating frying pan or sa sauce pan na paglulutuan nyo. Tapos, gigisa na natin yung ating bawang. Ito yung hiniwa natin ng pinong-pino. Sauté lang natin for about a minute or hanggang maging light golden brown. Light golden brown lang. Huwag nyo gawing golden brown kasi ilalagay pa natin yung ating sibuyas, may continuous cooking pa yung ating bawang. Ayaw naman natin na medyo may pagkapait or nasunog yung ating bawang. Make sure na moderate flame lang, mahinang apoy pag nagigisa tayo ng bawang at sibuyas. Para lumabas talaga yung aroma at saka yung sarap ng niluluto. Nilagay na natin yung ating sibuyas. Tapos continuous lang natin yung ating paggigisa or pagsusuti. Hintayin natin na maluto yung ating sibuyas. Yung indication niya na okay na yung ating sibuyas pag nag-iba na yung appearance. Pag naging translucent na or transparent na yung itsura, tapos naaamoy nyo na yung aroma ng sibuyas, that's it. Ibig sabihin niyan, okay na yung inyong sibuyas. Ngayon, pag okay na, lagay na natin yung ating mixture na ginawa kanina. Ito yung water, vinegar, soy sauce, black pepper powder, salt, sugar, at yung kulay puti na yan ay yung harina or yung all-purpose flour. Mahinang apoy yung gagamitin natin para hindi biglang maluto or masunog yung ating sauce. Sinabay na rin natin yung ating green at saka red chili. At continuous yung halo. At yung critical point dito para masarap yung ating sauce ay lulutuin natin. Pakukulan natin ng dahan-dahan for about 5 minutes para maluto yung suka. And by the way, yung sauce recipe natin na to, ito rin yung pwede nyong gamitin doon sa inyong fishball at saka kikiam. Kung nagnenegosyo kayo ng fishball, try nyo to yung sauce na to at pasok na pasok yung lasa nito. At syempre, yung ating red at saka yung green chili, tatagtarin nyo na para makatipid kayo. For 5 minutes nating isi-simmer, then pwede na natin i-serve. Maglatag lang tayo ng spring onion or chives dito sa ating plate na gagamitan. Tapos, lagay natin yung ating fried fish sa taas. Tapos, itatoppings na natin yung ating sauce na ginawa. Yung ating hot and sour chili garlic sauce. Ngayon, pwede nyo rin yun i-serve separately on the side or pwede nyo rin na itoppings na. Tapos yung spring onion natin, optional na lang po yan for presentation purposes. At make sure na balot natin or nalagyan natin ng sauce yung buong isda para pasok na pasok yung hot and sour chili garlic sauce natin doon sa laman ng ating isda. Sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe for today, please like the video, tapos kung meron kayong suggestions at comments, sulat lang po sa baba.
at saka sa mga subscriber natin at supporter na nanonood ng ating video tuwing may upload tayo. Maraming maraming salamat po. At sa mga bago nating bisita sa ating channel, please don't forget to subscribe tapos pindutin yung ating notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga sasarap na recipe. Thank you for watching at ito ang kusina ni Dan Levy.